Mabuhay Pilipinas! Tara na! Kwento Bersyal TV! Welcome to my vlog! Kwento ng pag-ibig, pamilya, pagbangon, pagsubok, tagumpay, pag-asa at inspirasyon. Buhay na buhay ako, Fernando! Karoneng! Kuya Arnel! Mama Maring! Kuya Dilpo! Buhay na buhay ako sa Angel, si Persila, Florista! Ay, salamat sa Panginoon. Kaya, talangan niya ako kung sino naman kayo naawa. Maawa naman po kayo sa amin. Panginoon, masayang-masaya ako na nakabidyo ako. Para malalaman niyo na buhay si Persila. Bansag ko yung Persila dun eh. Persila Florista. Kitang, Kuya Arnel, Kuya Dulpo, Mama Maring, lahat-lahat kayo dyan. Nandito ako. So, ibig sabihin, itong mga kawayan na to is magbabakod-bakod kami dining kaunti. Hinakot nyo yan dalawa? Binuhat nyo? Ah, okay. Wow, so ito yung ito po yung kanilang tahanan. Talagang pinaghirapan yung gawing mag-asawa. Ayan, tingnan mo, ang pako-pako lang. Nakaka-inspire naman po talaga. Kung makita nyo po yung kanilang tahanan, napakasimple po na ginawa na mag-asawa. Kaya nakabili kaming kaunting yero, kaya natulo ng bahay namin sa araw namin. Ah, sa pag-aaraw. Eh, ang alam ka doon, katulad sa iyong tirahan pa kayong bahay, nakitirikan lang. Eh, yan, ang alam niyan, pag hindi ka nakapadala ng, halimbawa, sulat, halimbawa, number, hindi mo man alam, ang alam niyong patay na ako. Ay, hindi ako patay. Buhay na buhay! Kaya? Ah, buhay na buhay. Buhay ako. Hindi ako patay. Sana maawa naman po kayo. Doro Florista. San Agustin, Aroroy Masbate. Oh. Wow. Alam yan, oo. Yan. So, sa love story naman, saan kayo nagkakilala ni Daddy, Angie? So, dahil sa pag-aaraw din niya, kaya nagkakilala kayo. Okay, hari nga. Wow. Kaya ako naman balo din. So, taga saan naman si Daddy? Taga Bicol. Dati baka meron kang mga kilala sa Bicol na gusto mong batiin, kapamilya mo. Mga taga-Naga, batiin mo yung mga kamag-anak mo dyan. Ah, mga Ruelo. So, ilang taon na kayong nagkasama ni Daddy? Ay, maging mali manasa, lubang-bay na. Wow. Apat pa lang kami. So, nung makita pa lang kayo na malaman mo na wala na siyang asawa, na in love ka na sa kanya? Ay, siguro nga oo, na parang na-shock na agad. Na-shock, parang nagustuhan mo na agad siya? Parang na-develop agad. Wow. So, may tanong ko lang, ilang taon ka na, Angie? Ano po, 37 na. 37? Oo. Ikaw? 1985. Wow, ang bata si Daddy. 64. Wow, 64 na. Magsi-64 ka na. So, dito kayo kasama sa isang napakasimpleng tahanan. Maliit yeah. Lang na kubo-kubo. Wow. Na kayo mismo ang guwan, dalawa? Opo, kaming dalawa. Nanghingi kaming kawayan sa ilog. Wow, sa ilog pa kayo kumuha ng mga kawayan. At pinagkarga namin punta din eh. So ngayong hapon, sa pagpunta ko dito, sa pagkita ko sa inyo, yun ang katatapos nyo lang magtrabaho. O, nakahuas kami alas 4. Tapos kayo ng maga? Alas 4 imedya nag-alis kami. Nang madaling araw.
So maghapon na kayo doon. Maghapon na kami, alaunang pasok. Wow, talaga nakaka-inspire po ang sipag nitong mag-asawang si Daddy at saka si Angie. Nakakita din kami mga halimbawa, nakapasok kami alauna, na alas 11 kami nakahawas, naggumana din kami mga 900. Opo. Kayong dalawa hati na kayo doon. Hati na kami. So yung perang iyon ang ginagamit niyo sa pang-araw-araw niyo. Opo, nagbibiling bigas, naghuhulog sa utang, nagtago ng panhulog sa karbang para hindi kan mapahiya, makabayad kami. At saka yung mga naipondra niyo mga gamit. Opo, nakabili-biling gamit, yero. Wow. Bagong bilin mga yero kasi noon butas-butas na. Tumutulo pag umuulan ang bahay niyo. So ngayon, medyo nakabili ka ng yero. Sa kuwan niya, magdagdag ako dito unti at medyo gitit. Ano, atras. Komportable na ang inyong tulog. So kayo ang gawa ng inyong talagang mismo tahanan. So ngayon, maghapong ito, nakakatuwa po at atin po nakapanayam. Ito pong si Angie Lalo na po at nanawagan siya sa kanyang kapamilya dito sa Aroroy. Tinigban Aroroy Masbate na sana ay magkita kayong sana muli. Sana tulungan niyo ako. At ngayon po sa Kwento Bershal TV, atin pong silipin ang ginawang tahanan ni Angie at nakaka-inspire po na siya mismo ang gumawa ng kanyang tahanan. Pwede ba akong itour sa iyong bahay, Angie? Tara! So, ibig sabihin talaga ikaw ang gumawa ng bahay na ito. Yan. So, atin pong pasukin ang tahanan ni Miss Angie. So, nakita natin. Yan. So, ang dami. Ang dami. Talaga naman. So, pagpasok natin. So, ikaw lang talaga nakaisip na gumawa ng iyong simpleng tahanan. Kasi tahanan. Pag kami ay nag-aaraw, kailangan ko magbili ng gamit. Mm-hmm. Kasi kwarta mo ay basta-basta yung gamitin mo ang ano-ano kailangan. Hindi mo magbili ka ng gamit para makikita mo ang pinagpaguran mo. Ano napundar mo na sa pinag-arawan mo? Ano mga nabili mo na? Patibig. Ay, patibig nga. Purga box, rice cooker. Tapos radyo. Torino. Ay, ano na? Electric fan. Opo. Duravax. Opo. Mga korti-kortina. Iyan, mga dito naman anali na yan pa. Okay. So, lahat itong mga mapundar mo ito. So, dyan kayo tumutulog sa papag na yan. Kaya na lang gumawa niya. Wow. So, napakasipag nyo namang dalawa. Oo. Sa mag-asawa. So, ibig sabihin, dito kasi lang dalawa ni Daddy tumutulog. And then, nakapagpundar na rin sila ng yan, sa kanilang pag-aaraw. Yung pag-aaraw nyo. Nakabili na ng baboy yun kasi dumaan ang virus. Okay. So, para matirahan. Mm-hmm. So, nakapagbili kayo ng mga Dura ba? And dito kayo kumakain dalawa sa inyong munting lamesa. Ah, yan, dyan. And, syempre, nakakatuwa na kayo lang ang nag-design ng inyong nasa napakasimpleng tahanan. Makita nyo po sa kanilang pagtiyaga sa pag-aaraw ay meron silang nagawang munting tahanan dito po yan sa Barangay Hanag ng Dos sa Riyaya Quezon. Kasama po ang kanyang love one na si Daddy. Dumi ang pero, di ba? Parang malinis tingnan. Malinis naman tingnan. Ikaw ang madaling araw, naalis na kami. Madaling araw? Oo, alas 4:30, alas 3, nagising kami maliligo. Alas 4:30, alis na kami, mapakain kami aso, manok, bago kami ay lakad na kami, nakalinte. Then, so ikaw ang gumawa ng iyong napaka-simpleng lutuan. Opo. Wow. So, saan mo natutunan ang gumawa ng mga gantong... Ay, nakikita ko lang doon sa amin sa probinsya ng amin Masbate, Aroroy, Tinigban. May nagagawa doon, nagagawa silang bahay, tinitingnan ko. Okay.
nagaya-gaya ko na lang din. Hindi, para ako'y natuto na rin. Wow, ang galing naman. Nakaka-inspire naman yung ang sipag at ang galing. Ang talino, yan. Dahil lang po. Wala akong pinag-aralan. Mm-hmm. Alam ng tao ako ay maganda makisama sa tao at wala akong ginagawa ng kasalanan. Wow, very good. Hindi nagnanakaw, nag-aaraw, nagsisipag para makakain, magbuhay. So yung araw, yung pag-aaraw mo talagang halos araw-araw yan, maghapon ng kayo doon? Opo, tapos nangungutang ako sa tindahan, nangungutang sa karbang para may ibabayad. Oh, wow, ang galing hindi naman. Hindi naman nakakabayad naman kami pag-anim na buwan. O, nagpasalamat tayo sa Panginoon na talagang tinulungan tayo ng Panginoong God. Wow, ang galing naman. Una ng aking ina, doon ako naglaki sa ibang tao. Ah, hindi talaga sa inyong magulang. Bakit? Ano nangyari? Ay, hindi ko alam. Dahil siyempre bago isang buwan. At hindi mo pa alam. Pero alam mo kailan kaya magkakapatid? Ay, dalawa. Dalawa lang kayo? Oo, kambal. Pero yung isa mo, alam mo kung nasaan? Madami kang magkapatid, iba-iba ang ama, isang ina. Ah, okay. Por lahat tubong Masbate. Opo. Saan ang lugar nga? Bangit mo ko saan lugar ulit sa Masbate? Ay, ano, yung Pinigban, Gulbag, Aroy, Masbate. Minahan ang Gintuan. Ah, doon kayo taga na nanirahan. So ngayon, napunta ka sa Sariyaya. So nananawagan ka sa iyong mga kapamilya, kapag-anak. Gandaan na rin. Kan Kiteng Birano at Kuya Arnil Birano. Yun, mga kamag-anak namin yun. Sa Masbate? Opo, sa sentro talaga. So ito pong ating video ito, itong vlog natin ito. Baka ito yung pagkakataon na makita ka at masilaya kang muli ng iyong mga kapatid. Yan. So sa huli natin, ano yung iyong mga mensahe mo sa iyong mga kapamilya sa Masbate kung mapanood nilang ating video? Sana ako nyo, huwag kayong mag-alala at ako buhay pa. Ay, ang akin doon bansag, ang pagtawag sa akin doon ay Persila. Okay. Sa iyang bansag lang ha. Pero ang totoong pangalan mo ay? Angeline. Angeline. Florista. Florista. Ayun, ni ano mo dyan, Angeline Florista, nanay ni Fernando Dasilio. Iba't iba kayo ang inyong mga... Oo, madami daw kang magkapatid. Iba, akong pinakabunso na pinakahuli. Dahil nga, pinamigay kayo oro, parang pinahabilin mo na kayo sa... Pinag-ano kami ng mga madre, kung saan kami, ano... So, marami pala kayo magkakapatid. So, nananawagan po si Angeline... Kahit si Persila na ilalagay mo, Persila Florista. Kapatid mo yon. Hindi, para sila hindi makamag-anak. Nakamag-anak ka na lamang. Yan, sa mga taga Masbate po, baka po kilala nyo po. Mga taga Aroroy. Tinigban Aroroy sa Masbate. Si Angie po ay nandito po sa Barangay Hanagdongdo, Sariyaya, Quezon. At miss na face na po niya ang kanyang mga kapamilya. Yan. Ay, gusto ko siya makita. At kung gusto naman siya makarinig, siya na dapat ang pumunta din eh. At ako hindi marunong. Wala kang aral? Hindi nga ako nakapag-aral. Gusto ko sana kahit siya may asawa na, buhay pa rin siya, okay lang. At least, hindi ko naman siya nakalimutan. Maski ako nag-asawa na iba, basta nakakuan ko din siya. Sino ba si Fernando? Ay, sa una ko yun. So, meron kayo nag-anak sa kanya? Yun lang isa. So, nananawagan ka kay Fernando na sana magkita pa rin kayo. Fernando po, andin si mama mo. Persila, Florista. Andin eh. Sana buhay ka pa. Kahit buhay ka may asawa na, may anak na, at least buhay. Eh, sabi ko magkapira sa mama, share ka mo daddy. Takot na si daddy magsakay sa bangka. Pumutang Masbate. Pero kaya ko umuwi. Ang problema, pira. Kailangan makabalik. Kailangan makabalik. Nagalaw ko lang, makita ko. At si daddy din. Gusto mo na yung pumili sa Bicol. So, nananawagan ka na sana okay sila doon. Oo, okay. At sana mapanood nila itong vlog na to. At mabisita ka man lang. Oo. Siya may marunong yun. Magbasa. Egal. Grade 2 na inalisan ko. Nagpapasok yun.
sa ibang tao, ha, kung yung ano. So, man lang mahal mo anak mo ngayon? Ay, yung matagal na, hindi mo nakakalimutan, kahit baga, ano, maano din yan. Anong, anong wish mo sa kanya, sa iyong mahal? Ay, sana, Fernando, patawarin mo ako kung ikaw na pabayaan ko. Dahil may nagdala nga sa akin doon. Mm-hmm. Makatulong kami sa Cavite kad sa Makati. Mm-hmm. Ay, pinabayaan naman yun akong kasama na taga roon sa amin. Ay, ako ay hindi nakakon. Alam yun ni Kiting Birano. Si Caroline Birano. So, sa puso mo talaga. Ati Kiting, nandito yeah. Si Priscilla na si florista. Si, An- si Anjay. Si Priscilla, baga ako sa bansag doon. Ah, okay. Oh. Andini ako, Kuya Arnel. Andini ako, Kuya Dulpo. Donggo, nandito ako. Mama Maring Donggo, nandito ako. Mahal mo sa'yo lahat. Hindi, mga naturahan ko lang katulad niyo. Hmm. Nandun anak ko. Napakabuti lang kanila mga puso. Oo, mabait sila. Sabi ko sana boy pa si Fernando kahit may asawa siya o may anak naman. Wag, hindi niya sabihin ako patay na, buhay ako. Hindi na ako alam naman yun, hindi ako marunong magbasa. Alam buhay ka. Yan, oh. So buhay na buhay ano po si Angie. Ano ba ipakita sa TV yun? Sa aking vlog makakita yan. At malay mo baka sakali ito, itong ating vlog na to, ang maging daan upang magkita uli kayong dalawa. Yeah, so anong may huling mensahe mo sa kanya? Sana... sana pahabain ka pa ng Panginoon at sana buhay ka pa. Kasi kung may apo naman ako, sana maganda din ang kuan. At saka mahabang-mahaba pa ang buhay mo. At saka pag nagkakataong kami may pira, baka ako makapashare dyan. Okay. Kiteng, so, nandito ako, Kiteng! Yan! Kiteng, Caroline, Grano, nandito si Angie, si Priscilla, Florista! Yan! Hindi pa ako patay, buhay ako! Buhay si Angie. Sana tulungan mo po ako, bigyan mo akong pamasaya at ako makapashare muna dyan. Sana kamustahin ko ano kaya si Fernando, diyan na kanda, Ganda Kuya Dulpo Donggon, kung buhay pa baga. Sana iminsahe mo naman din eh. At makikita ko naman Facebook niyo dito sa may mga cellphone. Dini kanda mama, ay kanda Atin Yunida. Sanggalang. Sanggalang sa Hanagdong Sariaya Quezon. Hanagdong Dos. Yeah. Sa may barangay hall kanda Kapitan Narding de la Peña. Mm-hmm. Yun. Totoo, nandito ako sa kanda Kapitan Narding de la Peña. Magtanong lang kayo. Sana tulungan mo naman ako, Kiteng. Carolyn yun. Ay, sanay ako doon sa kanila. Nandito ako, buhay ako. Lahat kayo ng mga kamag-anak ng ama ko. Nandito ako, buhay ako. Yeah, so buhay. Ay, sana matulungan niyo ako. At ako naman makapashare dyan at makita ko lang aking Fernando. Wow. Fernando, buhay ako. Opo, yan, buhay Angie. Na buhay ako. Fernan, buhay na buhay si mama. Florista, si Priscilla Florista. Siguro kung nakita kayong... Ano kamukha mo? Ko yon, makilay lang siya. Madito bugito yung pagay ng... Love na love mo siya. Ay naku, iyak na iyak nga ako nung maliit pang panuno iwanan. Hindi ko naman sadya iniwan. Siyempre, alam nga magdala kang katulog. Magpakatulong ka naman nila bago magdala kang bata. Mahirap naman. Mm. So, naiwan mo siya dahil gusto mo magtrabaho. Ay, sabi pa nga sa akin, mama, punta ka na sa Manila. Kaya gusto mo saktan ko na ako. Punta ka na, akala niya, ang pagpunta sa Manila, makabalik agad ako. Ano pa nga nag-utos sa akin, punta ka Manila. So, huling kita niyo nung grade 2 lang ay, siya? Ay, tanda na ako noon. Oo, marunong magbasa, marunong mag-ano sa cellphone, mag-computer. Matalino yun. Oo. Inyong huli pagkikita niyo dalawa? Oo, huli lang yun. Ilan? Pero may picture ako sa kanila, iniwan ko doon sa iniwanan ko. Matagal lang pa naman lumipas, no? Ay, matagal na. Eh, hindi ko lang ano kung nawala na yung mga picture ng kuha namin ng anak namin. Fernando, nandito si Mama Priscilla, nandito. Yan, at ang wish natin sa... kung ikaw buhay pa, kung may anak ka naman, awa ng Diyos, sana buhay mo, pamilya.